Magandang araw Pilipinas, live tayo sa Bravo News at Radyo Bravo at makakasama natin ngayon ang pinaka-controversial na sekretary ni President Marcos dahil sa kanyang ginawa na pagpunta mismo no, sa Senado at sa Kongreso upang mag-file o mag-suggest nitong constitutional amendments. Walang iba kundi ang sekretary ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Walang iba kundi si Secretary Larry Gadon. Secretary, magandang hapon po sa inyo, sir. Oh, magandang hapon at magandang hapon din sa mga tagapakinig. Sek, ano itong pangunahin na purpose ninyo sa pag-file nito sa office ni Senate President Zubiri at Speaker Romualdez, sir? Ang talagang pangunahing bigayin ko dyan ay yung isabay na ang mga political provisions na pwede nating magawa sa constitutional amendments. Mm-hmm. Kasi ang unang-una dito, yung 3 years na election ng mga local. Opo. Eh, dapat yan, isabay na rin dun sa term ng president kasi napakalaking gastos ang every 3 years na election. Mm-hmm. Alam mo ba na every election ay gumagastos tayo ng mga 10 to 12 billion pesos? Mm-hmm. Eh, yung halaga na yan, eh pwede mo na ipagpatuloy yan ng mga 50,000 na houses for the poor. Oh, kaya, okay. 50 provincial hospitals. Mm-mm-mm. Or mga tulay, mga kalsada. Uh-huh. Pwede mo ipahiram yan sa micro, small, and medium enterprises para magkaroon ng malawakan na pagninegosyo ang mga tao at magkaroon ng mga trabaho. Mm-mm-mm. Yan ang talagang purpose ko niyan. Dahil kung titingnan mo, ay napakaikli nung panahon ng 3 taon para sa mga local executives. Oo, na-mention ninyo nga dito, Sec, na pag-upo ng bagong panalo, eh magpa-planning pa lang siya, tapos budget, tapos may election na naman. Tama ba? Oo nga, ganun. Mm-hmm. Kaya ang nangyayari, kung titingnan mo, ay yung mga municipalities natin sa probinsya ay makabagal ng pag-usad. Mm-hmm. Kung hindi pa sila bigyan ng proyekto ng national government, eh walang mangyayari sa kanila. Kung mm-hmm. yung palengke nila, kailangan yung budget nang gagaling sa national government. Mm-hmm. Eh kasi hindi maayos yung pamamalakad dahil nga sa sobrang politika. Pero anong masasabi niyo, Secretary Gadon, kaugnay dito sa nung nag-umpisa yung kalakayan dito sa constitutional amendments, sinasabi ng mga kongresista na economic provisions lang ang gagalawin nila. Kaya sumang ayon. Bakit ngayon? Baka sabihin nila, ano itong ginagawa ni Secretary Gadon? Mukhang sekreto na naman ito ng administrasyon. Tama ba? Hindi. Hindi alam ang administrasyon niya. Okay. Yan ay aking adikain lang personal sa Pilipino na nagnanais na magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating bansa. Opo. Hindi naman nangangahulugan na kung napag-usapan nila yung economic provisions ay huwag na rin nila isabay yung political nung mm-hmm. nagtitigil sa kanila dyan. Mm-hmm. At saka, kung magkakaroon man ng constitutional reform, ay bakit hindi pa lahatan? Yung mm-hmm. pagkalahatan na, hindi yung economic lang, hindi pagkaraan ng ilang taon, paplanuhin na naman yung mga political. Mm-hmm. Hindi pwedeng papalit-palit. Dapat isahan na lang. Kumbaga, nandiyan na lang naman, tirahin na, oo, parang ganun. Oo, tirahin na lahat. Tirahin na. Itong suggestion ninyo na i-extend yung term. So, meaning to say, 6 years, wala nang re-election. Pwede pa rin ang isang re-election, isa lang. Isa lang? Oo. Mm-hmm. Kasi kung talagang mahusay at gusto ng tao, ay ba't naman natin ipagkakait? So hanggang 2 terms lang? Oo, hanggang 2 terms. Pero at least 12 years yun. Oo, 12 years. Yung 9 years na kung itapapantay mo, 4 na eleksyon yun. Oo. Hanggang 3 years eleksyon. Mm-hmm. Kasi 3 terms lang ngayon, no? 9. Oo. So ibig sabihin, sa isang eleksyon, sa lumalabas, 2 eleksyon lang. Itong ninyo. Oo, pero yung gastos, maano nga. Baka naisip ninyo, Sec, na i-gawin ito dahil nasa Poverty Alleviation Department kayo. Oo, totoo. Kasi mm-hmm. kung masisave mo yung 10 billion every 3 years, mm-hmm. napakalain bagay niyan.
pwede mo nga ibili yan ng mga kagamitan sa agriculture. Mm-hmm. Para yung ating mga farmers ay hindi nagbibilad sa kalsada at sa highway at sa basketball court ng kanilang palay. Mm-hmm. Eh, bilhin natin sila ng talagang dryer na malalaki. Oh, para mabilis ang pagproseso ng paggawa ng mga bigas. Oh, sir, parang lumalabas itong suggestion ninyo, eh, parang nakapattern sa France. Tama ba ako? Oo, nakapattern niya sa maraming bansa. Oo, oh, na meron ding presidente. Hello, eh, oo. Yeah, oo, na meron ding presidente as commander-in-chief. Oo, meron ding presidente, oo. Kasi, para maganda ang distribution of work. Ang inaano ko lang dito, para mas efficient yung government. At saka, kapag ang isang prime minister ay hindi maganda ang performance, pwede siyang palitan agad. Ah, sa vote of no confidence lang. Oo, oo. Ayun, oo. Alright, sige. Sek, pwede kayong magbigay ng mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Mga kababayan ko, suportahan natin ang charter amendments or yung CHACHA kasi panahon na para mabago ang ating saligang batas upang tayo ay umunlad. Kung nais natin na magkaroon ng magandang ekonomiya, magandang kinabukasan, maraming trabaho, ay dapat ay i-open natin ang ating ekonomiya, tanggalin na yung mga restrictions at ayusin na rin natin ang political provisions. Mm-hmm. Alright. Maraming salamat po, Secretary Larry Gadon, sir. Okay, maraming salamat po. Yun po si Secretary Larry Gadon, no? Ang kalihim nitong Presidential Advisor for Poverty Alleviation at yun nga ang kanyang ginawa na nagkaroon na naman ng kontrobersiya, no? Sa alam niyo itong Secretary Gadon, pag kumilos talaga na pag-uusapan kaagad siya, no? Kasi mga kilos niya kakaiba. Oh, marami mga basher sa kanya online, pero itong tao na ito tuloy-tuloy pa rin basta kung ano naisip niya. Oh, alright. Yan ang ating live report sa mga oras na ito. Ito po si Nip Castillo, nag-uulat para sa Bravo News.